ka-breeders. Welcome back ulit sa aking channel mga ka-breeders. So pasensya na. Ngayon lang ulit tayo nakapag-upload ng video mga ka-breeders. So ang video po na ito mga ka-breeders ay magde-demo po tayo sa aking DIY na incubator mga ka-breeders. Napaka-simple lang po nito mga ka-breeders at maliit lang din po yung nagasto ko nito mga ka-breeders. Bali, ito po ay 40 seaters. So, yan lang, ganyan lang kasimple yung incubator ko mga ka-breeders. So, ang nagasto ko dito mga ka-breeders is ito lang, yung thermostat, yung bombilya, blower, at saka yung mga wiring nito mga ka-breeders. So, ganyan lang kasimple yung incubator ko mga ka-breeders. Actually, nakapisa na ito mga ka-breeders. So, pangatlong batch ko na yan na papisa mga ka-breeders. Yan mga ka-breeders. So, sana nga mapipisa yan lahat mga ka-breeders. So, nilagyan ko pala ito ng mga butas mga ka-breeders kasi yung valve natin dyan is 25 watts. So, masyado lang malaki. Masyadong mainit para sa ating styrofoam na maliit mga ka-breeders. So, nilagyan ko lang ng mga butas. Yan, dyan din sa kabila at doon din sa likod mga ka-breeders. So yun, so kinuhanan ko na lang ng thermometer o yung init niya sa loob para maglalaro lang yung init niya sa 37.5 mga ka-breeders. So okay naman yung init niya sa loob, nakuha naman natin yung tamang temperature mga ka-breeders. So ganyan lang kasimple yung incubator ko mga ka-breeders. Bali yung styrofoam box natin mga ka-breeders eh hindi natin to nabili, galing lang to dito sa amin. So yun, hindi na tayo bumili ng styrofoam box kasi hindi na kasi ito ginagamit mga ka-breeders. So yun, napag-isipan ko na ito na lang yung gawin ko na incubator para hindi na ako bumili. So yan lang yung wiring natin mga ka-breeders. So yan lang mga ka-breeders. So sa sunod na video tuturuan ko kayo kung paano ko ito ginawa mga ka-breeders. Yan yung blower natin mga ka-breeders to 20 volts. 25 watts yung bombilya natin. At sa yan, pakita ko sa inyo mga ka-breeders yung laman nito mga ka-breeders. So bali nandito lang yung pintuan niya mga ka-breeders. So yan lang siya mga ka-breeders. Ganyan lang kasimple yung incubator natin. Nandito sa loob mga ka-breeders. Yan. Yan yung tubig mga ka-breeders. Yan. Isasara na natin mga ka-breeders. Bali, yan yung itlog na yan mga ka-breeders ay itlog yan ng Rhode Island Red na Dark Mahogany. Dalawang tree yan mga ka-breeders, pinagkasya ko na lang nandyan. So bali 60 pieces yung itlog na nandyan mga ka-breeders. So ayan, nakita nyo sa ibabaw may nakapatong kasi ano, sumubra kasi mga ka-breeders. So dapat mga 40 to 50 lang yung capacity niya mga ka-breeders. So Rhode Island Red yan na eggs mga ka-breeders, fertile egg. Yung una nating papisa na mga Rhode Island Red mga ka-breeders, bali second batch na yan. Sana maraming mapipisa dyan mga ka-breeders. So yung first batch natin mga ka-breeders ay ano lang yun, mga Rhode Island Red na crossbred sa native mga ka-breeders. Sinubukan lang natin o kung makapipisa ba tong incubator natin. So ito yung second batch natin na papisa galing sa incubator mga ka-breeders. Sa 10 itlog, yun, napisa naman sila lahat mga ka-breeders. So ang galing na incubator natin mga ka-breeders. So yan sila mga ka-breeders, crossbred ng Rhode Island Red at saka native chicken mga ka-breeders. So sa susunod na video mga ka-breeders ay tuturuan ko kayo kung paano talaga gumawa ng incubator na styrofoam yung gamit ni mga ka-breeders. So yung gagawin natin is siguro mas malaki pa dito mga ka-breeders. So hanggang dito na lang itong video ko na ito mga ka-breeders. Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-click na din yung notification bell para updated ka sa mga bago nating video. So abangan natin yan mga ka-breeders na mapipisa yan mga ka-breeders. So bali pang ano na ito nila yung ngayon mga ka-breeders. Balay pang 7 days na to ngayon mga ka-breeders. So kunting araw na lang mapipisa na to mga ka-breeders. So sana nga marami yung mapipisa para may first batch tayo na papisa na mga Rhode Island Red mga ka-breeders. So paalam mga ka-breeders, hanggang dito na lang, hanggang sa muli mga ka-breeders. Bye bye.